Yo, yo, yo! What's up mga ka-review? Magandang umaga sa inyo, no, mga ka-review. No? Kay aga-aga, no? Nagkising ko. Ito agad ang bumungad sa akin. Bagong labas ni Tiwakal. Sobra. Binaon na nga siya sa close letter. Ano niya pa itong binaon dito sa bagong track, no, mga ka-review? Si Tiwakal, walang kaawa-awa doon sa kalaban. Sana naman sir, nanaawa ka kahit konti. Paun na paun na eh. So, samahan nyo akong pakinggan natin ang bagong track na ito, mga ka-review, no? Ito yung Crazy G, ang kawawang tomboy. Ito rin ay isang patama, no? Isang patama at sinagot ang hiling ni Sir Hambong Sadpro. Na, yun nga, huwag niyang gamitan ng alter ego, no? Daanin din sa parang mala R&B. So, gumawa si Sir Tiwakal ng gantong track. I think pagsakan niya tatawag dito sa track. So, tara, samahan niyo ako at panoorin natin ito. Ang kawawang tomboy. Okay. May pamulti-multi pa so, pero sarap pinagmukhang. Yun yun, no, mga ka-review, no? Sa Ace Pipes, lahat ng ginawa niyang mga kanta is ginamitan niya ng skills, no? Napaka-ano nung bata. Kinaganda niya. Pero, dito kay Sir, ano, Sir Tiwakal, si Idol, no? Ang ginamit niya lang, cloning, pang-aasar, at saka real talk, no, mga ka-review. Parang, alam mo yung parang nasa, sa mga sa tropa, siniseryoso ka na ng tropa mo, pero ikaw, pinapatawa mo na. Kumbaga, pinipikon mo lang siya sa mga pang-aasar. So, ganito yung ginawa ni Crazy G, no? I think, wala na, hindi na siguro sasagot dito sa X-Fight. Ewan ko lang, ha, kasi, biruin mo, halos magkasunod na araw, nilabas agad ni Tiwakal itong ano. Samantalang nauuna sa Ace 5, maglabas, no? So, pakinggan pa natin ang mga karibig. Ang tanga, superhero what? Sinano mga tira, mga kantay, puro dislikes na. Shit! O ano ngayon? Okay, ano, mga karibig, kasi mas lamang yung dislike ni Crazy ni Ace Pipes, no? Compared dun sa likes. Mas nagte-trending siya dun sa dislike na mga ka-review. Ewan ko kung may kumaawa si Ace Pipes sa sarili niya, no? All right. Break it down. Nakakaawang nakakatawa. Di ka pa rin ba nagtataka? O nagtatanga-tangahan ka na? Kung ako sa'yo, tumahan ka na. Ikaw kasi ang umiiyak. Ang dahilan di ko tiyak. Kung bakit pilit ka nagsasabak. Para magsisigaw ka ng mga wa. Fuck, ano pakiramdam na? Magmukha kang gago. Yung akala mo, ang galing-galing mo na kasi. What? Tunog makabago. Oo nga no, kaya pala pinagtatawanan ka na mga tao. Magaling ka naman eh kaso. Mas magaling pala ko. Yun lang yun, no? Alam naman natin, no? Na si Ace Pipes is hindi naman ganun kalaki ang... Hindi gano'ng kalaki, mali pala ako. Alam naman natin na si Ace Pipes ay hindi gano'ng kalaki o gano'ng kapantay, no? Kapantay kay Crazy G. Kasi kumbaga, eto siya, eto si Crazy G. Ace Pipes, naglalabas lang siya ng mga kanta dito lang, no? Dito lang siya nakilala sa YouTube. Samantalang si Tiwakal, noon pa kilala na siya. And alam ko, mahawak din yata ito ng rap battle sa Pampanga. Mga ka-review. So, correct niyo ako kung mali ako doon. Ano? Ano ang napala mo? What? Sa bulok mo na pinlano? Ano? Patira-tira sa dunggalo pero bumalik dyan sa mukha mo. Nasaan na yung skills? Bakit di na yun yung kung bakit na
na sabi ni Crazy G na bumalik lang din sa mukha niya yung mga binanat niya sa tunggaan. Kasi nga, masyadong, ano, masyado siyang, sabi nga ni Ace5, ano, dahil malikot daw ang utak niya. Sa sobrang kalikutan ng utak niya, lahat ng mga sinabi niya, bumaliktad lang sa kanya. Kumbaga, lahat ng tinapon niyang basura, is itinapon lang sa kanya ulit. Kasi walang laman kaya walang nakikinig. Puro katanganan sa'yo dinilig. Sobrang makatelang ang iyong bibig. Wala naman sa'yong bumibilig. Kung meron man puro mga tulig. Habang ako daming pinakikilig. Ikaw mamamatay kang nanginginig. Wala ka na kung tutukusin. Lalo na kung di kita papansinin. Last na to, promise ko din. Sige balik ulit, ulam asin. Ayaw na talaga kitang patulan. Maraming beses na kitang inapatuan. Kabaong mo'y di ko napapakuan. Total amoy ka na rin ng buong bayan. Kung di ka pa rin natatauhan. Ikay aking paaalalahanan. Dito'y wala ka na pinaglalaban. Sarili mo na lang ang iyong kalaban. Go tomboy. Ano to, yung chorus niya, kawawang cowboy to eh. Ginawa niya lang ano, kawawang cowboy. May padisbak-disbak pa ng damay pa ng iba. Ang damay ng iba, yun yung ano, no, si Laren Magat at yung iba pang artist ng tunggalo na tinadamay nito ni Ace Pipes, no, mga ka-review. Kung ako kay Ace Pipes, magpo-produce na lang ako ng mga kanta, no, at hindi na disbak. Doon na lang ako magpo-focus. O kaya gayahin niyo yung ginawa ng mga 8-Ballen, no, gumaga nung pan-trending. Kung marketing strategy lang ng gusto mo at gusto mong sumikat, gawin mo rin. Parang ginawa kasi ng 8-Ballen eh, parang binaboy lang nila yung kultura. Ginawaan lang nila katawa-tawa yung mga, yung pagiging rap artist nila, no, mga kapatid. Hindi man lang nila inisip na kung ano yung roots, kung ano yung masasabi ng mga datihan at mga nagsimula, no, mga kapatid. Basta na lang nila nilabas. And ang sinabi nilang purpose dun sa 8-Ballen, yung kanta nilang Know Me, is for ano, marketing strategy lang nila yon. So okay naman, nakita naman talaga ng mga tao ang marketing strategy ng 8-Ballen, no. Pero kung ako sa iyo, Ace5, kung ikaw ay gusto mo lang is views at dumami, is sundan mo na rin yung ginagawa ng 8-Ballen para makuha mo yung, magayahin mo yung marketing strategy nila para makuha mo yung hype ng mga manonood dito sa YouTube community, no? Total, may rap skill ka naman. May skill ka rin naman kahit paano. Kaya lang, kung sa dispa ka lang maglalagay, at ipinagtatanggol mo yung mga taong hindi naman sumusuporta sa iyo, is wala ring mangyayari, di ba? Kung tutuusin eh, kung talagang sinusuportahan ka niyan, bawat labas ng track mo, para hindi ka lang matalo, no, mga ka-review. Kung suportado ka talaga ng mga pinagtatanggol mo, pwede nilang i-share sa community nila para dumami. Dumami yung views niyan, di ba? Common sense lang eh. Kasi pinagtatanggol mo siya. Pinagtatanggol mo sila. Ganun dapat yung ginawa nila. Kaso, sinuportahan mo sila pero sila walang suporta sa'yo. Kasi ang tingin lang din naman nila sa'yo, maliit lang din eh. Kumbaga hindi ka nila kapantay. Ganun lang din yan. Kaya lang ikaw, tanggol ka ng tanggol. Yun ang mahirap doon. So, tuloy pa natin yung ano ni Sir Crazy T. Walang pangiyo si Tombo. Kasi kung ako man nasa kalagayan mo at hindi na ako mangingialam niyan, magpo-focus na lang ako sa strategy ko, marketing strategy ng video ko. Kasi iisipin ko, ba't ipagtatanggol yung mga yan? Wala rin naman ako mapapala dyan, diba? Unlike kung kadikit ko, kaibigan ko yan, sinusuportahan ako sa video ko, diba? Pansinin mo yung video reaction ko ng mga kaibigan ko na sinuportahan ko, na ipinagtanggol ko, na ginawan sila ng hindi maganda na video. And yun, ginagawa nila, isinishare nila, no, sa community nila yung ginawa akong video at nagpubuse yun ng malaki, no?
So dapat ganun din yung ginagawa mo. Mag-focus ka sa strategy, sa marketing strategy ng mga video mo. Huwag ka nang sumali sa distract kasi wala ka namang kakampi. Sasakit lang ang ulo mo dyan. Oh yeah! May YouTube violence na siya, kaya di rin kikita. O ano ngayon, patay ka. Yung YouTube violence si ano? Si Spikes? Naku. After ng YouTube violence mo, ano na yan? Tawag dito? At saan nga pala? Saan ang galing yung source na yon, no? Mga ka-review. No? Sa YouTube violence niya. So, ilang YouTube violence yan na pwedeng ma-demonetize yung YouTube channel. Sayang. Okay. Ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Hindi ka naman sinusuportahan ng mga, ano mo eh, sinusuportahan mo. Kala mo makakaagaw ka ng buko. Gustong makainom at makasubo. Palibasa di ka makapagpatubo. Kung hampasin gaya kita ng puno. Paturo ka ulit sa iyong ginuguro. Pakinggan mo ang kanyang kurukuro. Tapos kainin mo ang sayo sinusubo. Total mahilig ka naman sumubo ng buto. Sip-sip ka lang hanggat hindi pagod. Total sip-sip ka lang at di ka tamod. Sige sik-sik ka pa, diktik pa. Idol lang eh. Na mukha. Ang lupit mo talaga. Talagang binaon mo na lang gusto kong tao na to. Naawa ka man lang sana kahit konti. Ibe, dyan ka magaling siksik sarili. Nakakadiri kang tignan. Nakakarindi kang pakinggan. Yung pinipilit mong pagtakpan. Kita mo di ka kinakampihan. Binigyan ka ng battle para di unfair. Pero ang mga kanta mo di niya ma-share. Ang tanga mo sa part na walang... Yun yung sinasabi ko, no, mga ka-review. Lahat ng mga kanta ni Ace Pipes. Sariling sikap niya lang din niya, no, mga ka-review. Yung mga pinanlalaban niya sa distract niya, sariling sikap niya lang din. Pero, kung yung sinusuportahan niya, isinusuportahan siya, pwede nilang i-share yan sa community nila. Kung talagang suportado at talagang napapabilib niya, no, yung kanyang sinusuportahan. Ito lang, nagpapautulang. Pinagtatanggol mo, wala naman suporta sa'yo. Aware, pero puro ka pa rin. Salamat sir, utu-utu ka pa rin. Para sa exposure, masisikating ka ba niyan? You are not sure, ngayon pa lang mag-isip ka na. Kasi ikaw na lang ang lumalaban mag-isa. At kung akala mo, kaya mo ako. Akala mo lang yun, yun ang akala mo. Akalain mo, ang kabubuhan mo. Maipapasa mo sa mga nakikinig sa'yo. Tinatawag mong robot, taga-suporta ko. Eh sila ang nagbibigay ng views sa'yo. Akala tuloy ng mga bobo mong fans. Sa'kin meron kayong choice, pero wala kayong chance. Bitch. Ito, nalating ko ngayon. Kikinig sa'yo, tinatawag mong robot, taga-suporta ko. Eh sila ang nagbibigay ng views sa'yo. Akala tuloy ng mga bobo mong fans. Sa'kin meron kayong choice, pero wala kayong chance. Out, bitch. Go tomboy, go tomboy. Maholo-holo time ka pa. Chakulero lang pala. Red talk to, no, mga ka-review. Pa-comment niya kung totoong meron siyang pig na nag-ano. Basta yun na yun. Oh, shit! Mag-tricycle o taxi ka. O kaya lumakad ka. Go lakad. Umisahan mo na. Bye, bitch. So yun, mga ka-review, natapos natin itong magandang track ni Idol Tiwakal, no, mga ka-review. Isa sa mga hinahangaan ko sa Tunggalo Records, no, si Crazy D. At bumilib talaga ako ng gusto nito nung nag-alter ego to sa sunugan, ay sunugan sa bahay kata ini Abadon. So mga ka-review, sana'y nagustuhan nyo ang aking review dito sa track ni Sir Idol Tiwakal. Sana'y patuloy nyo pa rin ako suportahan at panoorin ang aking video. At payo ko lang sa'yo, no, si Pipe, pakinggan mo yung sinabi ko, tiyak na mag-grow yung channel mo. Gayahin mo yung 8 bullet, no? Marketing strategy nila. Bitawan mo na yung diss track na yan dahil yung diss track na yan, yan yung magpapanupod sa'yo.
Ultim mo yung mga pinagtatanggol mo, hindi ka sinusuportahan. Simpleng share lang sa community nila, lalaki na views mo. Yan ang tatandaan mo. Ano yung maging malinaw sa'yo? So hanggang dito na lang. Galo lang, malakas.